Malaki ngayon ang pagbabago na ginawa ng kampo ni Kai Soto, kaya hindi mawawala sa isipan ng iba na baka ito na ang ultimatum o last chance ni Kai upang makapasok sa NBA at sasandalan niya ang Gilas Pilipinas para makuha ang tiwala ng NBA. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video at panoorin hanggang dulo dahil baka isa ang iyong comments sa aming babasahin. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention, mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol, Kai Soto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Sinabi natin noon na according sa ating source ay ang Olympic qualifying tournament na talaga ang pinaghahanda ni Kai at nagkaroon ng konting U-turn ang strategy ng Wasserman instead na mag-focus sa mga NBA minicamps and workouts na wala namang kasiguraduhan ang playing time. At nag-focus si Kai sa pagpapalaki ng kanyang katawan, niripaso ang kanyang iba't ibang basketball skills and talent upang magiging preparado sa darating na Olympic qualifying tournament na kung saan ito ang magiging susi ni Kai para makakuha ng NBA team sa NBA Summer League pagkatapos ng Olympic qualifying tournament. Kailangan ni Kai ang magandang laro sa darating na Olympic qualifying tournament so that he could impress the NBA scouts to make his chances higher to play in the NBA next season. Kai will surely impress the NBA teams by his amazing skill set and great moves that he can use to score against big men in the Olympic qualifying tournament. If Kai will be able to stop the Boston Celtics big man Kristaps Porzingis, it will make the NBA scouts more impressed because Kristaps Porzingis is a top-tier big man in the NBA. And Kai will have a better chance of entering the NBA if he will be able to stop the big men of Latvia and Georgia. And Kai is getting stronger because he is training with his strength and conditioning coach Melentin, giving a better chance for him to stop the strong men of Latvia and Georgia during the Olympic qualifying tournament. At sa palagay ko naman, mas maganda ang ilalaro ni Kai sa Gilas dahil secured na ang kanyang starting spot at guaranteed ang kanyang playing time, kaya malaking opportunity ito para kay Kai na maipakita sa buong mundo ang kanyang NBA-like skills versus Latvia and Georgia na siyang magdadala ni Kai sa NBA. At balitang NBA naman, Jrue Holiday nagpasiklab sa Game 2 versus Dallas Mavericks. Bumomba ng 26 points, 11 rebounds si Jrue Holiday. Masagwa ang shooting ni Jason Tatum pero bumawi ito sa 9 rebounds, 12 assists at naligtasan ng Boston Celtics ang Dallas Mavericks 105-98 sa Game 2 ng NBA Finals. Abante ang Boston Celtics sa serye 2-0 at lipat ang next 2 games sa Dallas, umpisa sa Game 3 ngayong Webes. Umiscore si Jaylen Brown ng 21 points, naka-18 points rin si Jason Tatum sa kabila ng 6 of 22 shooting and 1 of 7 sa 3. May 18 markers, 3 steals si Derrick White at 12 points, 4 rebounds, 2 blocks si Kristaps Porzingis off the bench. That's why they are the number 1 team in the NBA with the number 1 record. They have a lot of great players. Basically, anyone can get off. Ani pa ni Luka Doncic. Nakalista ang questionable si Luka Doncic 2 hours bago ang tip-off pero naglaro din ito at tumapos ng 32 points, 11 rebounds, 11 assists at ito ang unang NBA Finals triple-double ng Dallas Mavericks franchise. Kaya lang, sablay ang one-footed running floater ni Luka Doncic mula sa labas ng arc sa final 28 seconds. Inalat din si Luka Doncic sa final 12 minutes, naka 3 points lang sa nakumpletong 3-point play sa may 75 seconds na lang.
Umayuda na 17 points, 7 rebounds si PG Washington, 16 points, 6 assists si Kyrie Irving. At nagsumiti ng 13 points, 9 rebounds si Daniel Gafford para sa Dallas. At ang Mavs ay may problema kay Kyrie Irving. Natagpuan ang Dallas Mavericks sa isang delikadong sitwasyon para sa finals ngayon. Baon sila ng 2-0 habang papunta sa Dallas para sa susunod na mga laro sa serye. Marahil kung mas dikit ang unang dalawang pagkikita, magkaroon ng mas maraming pag-asa mula sa panig ng Mavericks pagdating sa Game 3. Pagkatapos natalo sa unang laro ng serye, 107-89, at sumuko ang Dallas Mavericks sa Boston Celtics sa Game 2, 105-98, kung hindi dahil sa 9-2 run sa huling 3 minutes, 17 seconds sa fourth quarter, malamang na muling matalo ang Dallas Mavericks ng double digits. Siyempre, hindi ito panahon para magpanik. Gayunpaman ang malalim na pananaw ni Kenny Smith para sa Dallas Mavericks dahil sa sobrang dami ng star power ng Boston Celtics ay napatunayan na tama siya. Ang Dallas Mavericks ay may problema kay Kyrie Irving. Ginawa na ni Luka Doncic ang lahat ng kanyang makakaya para sa kanyang koponan. Kahit na may bagong injury siyang iniinda bukod pa sa knee sprain and ankle soreness na kanyang pinagdadaanan sa playoffs. Siya lamang ang ika-anim na manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nagtala ng 30 points sa bawat isa sa kanyang unang dalawang finals appearances. At sa Game 2, siya ay naging pinakabatang player sa kasaysayan na nag-record ng isang 30-point triple-double sa pinakamataas na stage ng liga. Sa kasamang palad, hindi sapat ang tulong na natanggap ng Slovenian superstar mula sa kanyang supporting cast, lalo na kay Kyrie Irving. Ang dating kampiyon ng Cleveland Cavaliers na si Kyrie Irving ay nasa kanyang ika-apat na NBA Finals, pero siya ay lubhang nagkaroon ng problema, nag-average lamang ng 14 points bawat laro at merong 35.1% shooting sa Game 1 at Game 2. At eto na mga kapatrol ang hinihintay niyong shoutout. Shoutout at RBR Tang, Kai should save his new strength and confidence with the Gilas Olympic Qualifying Tournament instead of attending NBA workouts that might bench him and waste his time and again frustrate him. Shoutout at Virgelio Ballesteros 4414. If Kai succeed to play in NBA, it will be a history for the country. First homegrown talent to play in NBA. Go, 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 Kai! Shout out at Benny Boy Ople. Tiwala lang sa sinabi ni Coach Tim Cohn na may chance sa NBA si Idol Kai with prayer support. Shout out at Willie Argano 143. Basta bigyan lang mahabang oras si Kai, magagawa niya ang kanyang laro. Shout out at Annoyed Flashlight FM3NB. Gugulatin ang buong mundo.